Yan, may project na naman tayo dito. Hanggin muna natin yung pangkayod. Yan. Then, una pong tip eh. Sana huwag tayong gagamit ng gano'n rin kapurol na gunting. Mapurol. Hindi tayo na medyo matigas. Hindi ko makikita yung gunting kong kasi. Kaya rin nagamit ko. Sa plastic naman po eh. Pwede po kahit na anong plastic basta medyo matigas. Plastic ng balde, ano tawag dyan, yung PVC, kung gusto mong mag-effort ng konti, PVC o kaya plexiglass, pero ganun ng plastic pwede na. Tumpo na tayo ng dupa, kaya siksikin natin. Kailangan po siksik ng hindi yung gumuho. Pagka medyo maluwag o dense yung, hindi dense yung pagkakapak natin ng lupa, eh natitibag po, sayang effort natin. Ito po ang ano, yung pangalawang pinaka-importante sa paggawa ng pasok. Yung paggawa ng sand mold. Ayan, lagyan natin ng medyo malabno na halo para lang po mapigil sa ano, sa pagkatibag. Saka makapaglagay tayo ng alambre, hindi naman po natin pwedeng ilagay ng rekta sa lupa ay alambre, kailangan niya na sapin. Ayan, konting alambre lang, kailangan marami. Medyo makapalig ginagawa nating pasuner. Lagyan lang natin ng halo. Konti-konti lang para maiwasan ding matibag. Saka po natin nahagurin, pagbawasan natin, lalapit natin sa sukat. Ang halo po natin eh 1:2, 1 part na semento saka 2 part na buhangin. Yan po ang halong ginagamit ko. Matagal na eh, ayaw din po natin yung sobrang tapang at yan po eh napakalutong. Nawawala po eh flexibility na ang semento. Ay, ganito eh. Yan. Kayo rin da natin hanggang sa mailabas natin eh hugis na kailangan natin. Meron medyo magalas po ang finish na rin ng plastic na pangkayod natin eh. Ang kailangan lang po natin eh mailapit siya dun sa magiging bikas ng paso. Bakit daw ano doon pwede namang rekta, diretso kagad ng pangkahit eh, diretso kagad ng panghimas. Eh, pinatitigas po natin ng konti para po maiwasang pumilipit yung paso lalo sa ganaring mga kwadrado. Eh, pagka po itutulak po natin ng panghimas natin yan, ng molder natin, ayan po eh malambot. Eh, maaari pong pumilipit, mawala sa korte yung paso. Ayan, lagyan natin ng konting malambot. Yan po eh hindi naman puro rin. Yan po eh halong malabnaw lang din para lang po pumatag ng konti ibabaw. Saka natin pupuruhan, nalagyan natin ng pangkulay. Ang pangkulay po natin ginamit eh red cement, 1:10 ng ratio, 1 part na colorant saka 10 part na semento para ano, lumabas na ganyan kulay, kulay brown. Pagtatapangan, bahala kayo may kung ano, kung ano gusto nyong preference. Pwede pong pumula, pwede pong magmukhang kulay pink. Eh sa akin po, yan po ang base yung ginagamit ko. Meron yung cement colorant, meron din pong ibang barrens. Meron pong asul yan, meron kulay verde, meron ding puti. Nasa sa inyo na po kung anong kulay gusto nyong gawain. Kung anong kulay ang gusto nyong gamitin. Eh, sa akin eh, ayos na yung gano'n rin kulay para siya magmukhang paso. Linisin lang natin konti yung mga kantuhan. At pag hinawakan mo, hindi ka naman mahiwa. Ayun, patayin lang natin ng konti. Salamat nga po pala doon sa mga taga-subaybay natin. Sa mga nag-follow po, maraming salamat. Mga galing na Indonesia, Malaysia, Vietnam. Salamat po.